She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Kulang talagang kumain. Gusto ko lang i-share sa inyo yung natutunan ko rin. Oh, wait! Mga kumakain, nakalimutan ko! Pwede nang isa lang sa caldero oven. Ang iba-iba. Di-invento na naman si Presi Mitchell. And now we come to the grand final as a double kumare, welcome back again to my channel. Wala ba kayong napapansin? Naglinis ako dito kaninang umaga. Luto na naman ako mga kamare. So ngayon, ang lulutuin natin ay favorite yun ng anak ko. Favorite ko rin yun. Gusto ko yun mga kamare. Kaya itatry natin. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakagawa nito. Gusto ko lang itry. Tapos, papakita ko sa inyo. Kung masarap, pwede upload ko. Kung hindi masarap, sasabihin ko naman sa inyo para alam nyo rin, para may share ko rin naman yung natutunan ko. Diba mga kamare? Gagawa tayo ng macaron. Macaron na hindi lulutuin sa oven kasi walang oven si Ma'am Sininyo. So, umpisahan na natin, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients. Ito ang mga gagamitin na sangkap sa ating gagawin ng macarons. Kailangan natin siyempre ng asin. 1/4 teaspoon. Asukal na 1/8 cup. Then, butter na 1/4 cup. Then, condensed milk na 1 cup. Then, kailangan natin ng 2 itlog at saka 100 grams na desiccated coconut. Measuring cup ko ito para alam nyo kung gaano karami sa isang cup yung is 100 grams na desiccated coconut. Ayun. So, umpisahan na natin mga kumare. Unahin muna natin basagin ang itlog. Ayan. Para makita natin kung sira o hindi. Baka mamaya ayan. Very good. Batihin natin ang ating 2 itlog. Bati-batihin lang natin. Ito na gamitin natin para tipid tayo sa hugasin. Mix natin mabuti. Pagkabati natin yan, ilagay natin yung ating condensed milk. 1 cup condensed milk. Okay. Pagkasama natin ng condensed milk, ilalagay natin yung ating butter. Huwag na natin i-melt kasi malambot na siya. Pinalambot ko na yan kanina. Ayan, busin natin. Sayang yan eh. Laman chat din yan. Tapos, ilagay na lang natin yung ating sugar. Depende sa inyo kung gaano katamis ang gusto ninyo. Eko, konti lang nilagay ko. Bali, ilalagay ko lang is 1/8 cup. Kasi ayoko na masyado matamis. Hindi ko makakain. Ilalagay na rin natin yung ating 1/4 teaspoon na asin. At saka natin siya i-mix. Ganyan ninyo lang. Hinahinay lang mga kumari. Walang nagsabi sa inyo magmadali kayo. Kasi ganun din naman pag nagmadali kayo eh. Ganun din ang luto nun. Sali na natin yung ating desiccated coconut. I-cup natin para alam natin kung ilang cup yung one. Kasi 100 grams. So, kinilo ko na to. Sinukat ko na to. 100 grams. Kasi 200 grams ito. Ginamit ko na kasi ito. 2 cups. Ay, yun nasobrahan. Tadi kanina na dumikit dun ito. 2 cups siya mga kum. 2 cups and 2.5 cup na desiccated coconut. Saka natin siya halu-haluin. Halu-haluin, dahan-dahan lang at baka matapon. Gamit tayo ng 2 kasi nahihirapan ako, parang bukas pa tayo matatapos pag isa lang. Ito na mga kumare, tapos na nating mamix yung ating gagawing macaron. Ito ang gagamitin natin yung pang ice cream ko. Depende sa inyo kung ano gano'ng kalaki ang gagawin yung macaron kasi ito lang available ko eh. Oh. Ayan lang oh. Ito lang available ko, ang lalaki. Tapos, saka natin siya ganyan. Much better kung meron kayong lalagyan na maganda. Kaya lang, wala. Dito natin ilagay. Ganyan lang yan, mga kumare. Importante, maluto yung macaron natin. Yan, may nagbebenta sa labas ng gulay. Tagal-tagal itong maluto kasi ang lalaki ng macaron ko. Trying hard lang to na magawa nito. So, kulang talagang kumain. Nakakain na ako. May pang-upload pa ako sa inyo. Matututo pa rin kayo. So, kulang i-share sa inyo
yung natutunan ko rin. Tapos, parang gusto ko siyang lagyan ng cheese. Nag-iimbento na naman si Presimature. Init sa labas, grabe. Super init, di ba? Para lang kayo nagagawa ng puto nito. Oh, ito na. Continue natin yan. Isalang muna natin ito kasi mainit na yung kaldero natin. Oh, wait. Mga kawari, nakalimutan ko. I forgot. Kailangan natin mag-invento. Lagyan natin ng cheese, oh, di ba? Eh, hindi ko makita. Ano ba yung buta-buta naman ako nito eh. Magpupunta rin yan dyan saan? Diba? Napasok lahat dyan. Diba? Tigas ng cheese ko mga kumari kasi nilalagay ko talaga siya sa freezer. Kamihan natin. Kasi kami naman nagkakain. Hindi namin ito mga ibibenta mga kumari pero pwede itong pang negosyo recipe. Tips na rin naman yun eh. Pwede naman nyo gamitin nyo, diba? Pwede nang isa lang sa kaldero oven. Marutsagaan lang talaga. Kailangan mo paipayan. Pag hindi mo pinaipayan, hindi siya mag-ano. Kasi medyo nabasa yung ulin ko kagabi. Kasi nga, umulan kagabi, biglang ulan. Ayan, mainit na ito mga kumare. O, diba? Matipid kami ngayon. O, walang tubig yan ha, mga kumare. Walang tubig. Walang tubig yan. Ilagay lang natin. Taklugan na natin. So, hintayin natin maluto. Okay, game. Gawa na naman tayo ng iba. Lalagyan na naman natin ito ng iba. Magsasalang ulit tayo ng iba. Ang iba-iba. Buti nga, meron akong itago na ganito. Kung wala na ako, napakahirap naman. Pero pwede naman siguro kahit walang ganun. Hindi nyo napansin mga kumari yung unang-una kong video. Nararattle talaga ako dun sa camera. Ako ba naman nakakita na siyempre? First time pa lang ako nag-YouTube. Tapos, papagawain ba naman ako nung ganun? Okay lang na magluto ako, kaya lang walang camera baga, ganun. Sabi ko, sabi na, ano ba ito? Ano ba ito? Ano, duduplihin natin. Wait lang na, kainit. Ayan mga kumari, oh, ang ganda ng pagkakaluto. Ito, di ba ito yung sinilangan ko, dodoblihin ko kasi madali siyang masunog kasi nga manipis yung lagayan ko. Ito ba? Ito bang nilagyan ko? Di ba dapat yung lutuan ng muffins na makapal? Kailangan mahinang apoy lahang pala. Hindi ko naman alam ngayon lang ako nagluto niyan. So, takluban na natin, mahinang apoy na siya kasi wala nang apoy di gaya nung kanina. Ito na yung first na luto namin mga kumare. Oh. Ayan. O, oh, ayan din yung nasunog nyo. Ayan mga kumari, o, oh, nasunog yung ilalim. Oh, check natin mga kumari, transfer na namin dito kasi hindi na mainit. Ayan o, oh, ang ganda. Yung isa nasunog kasi magpunong-puno yung uling ko. Kaya pag uling gagamitin nyo, huwag nyo masyadong pupunuin. Kasi the tendency, mabibigla siya ng luto tapos masusunog siya. Tingnan nyo yung apoy nyo lang namin, o, oh, napaka-konti. Mahinang-mahina talaga yung apoy para maganda yung outcome niya. Okay yung luto niya sa ibabaw, yung sa ilalim, yung isa yung naluto namin, sunog eh. Mukha pong makumakit kami. Bayahin na. Wala rin lang kami ginagawa sa bahay. Pwede yung nyog, kudkud kayo ng nyog. Mga kumare, natapos na namin hinaan nyo ng apoy. 15 pieces ang nagawa namin sa mixture na yon. So, ipapakita ko nyo sa iyo yung magandang luto at yung sunog na luto. Ito yung magandang luto mga kumare. Oh, ayan o. Oh, ang ganda ng luto niya. Hindi siya nasunog kaya ano. Hindi siya sunog. Pero yung bigla, yung malakas yung apoy. Pero in fairness, masarap siya mga kumare. Tikman na natin mga kumari. Actually, natikman na namin. Ito na yung kinain namin yung first namin. Ano yung sabi ko sa inyo na sunog. Ayan. Sarap. As in, tamang-tama yung tamis niya. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel. And tap the bell for more updates. Bye!